guys, good evening. Welcome ulit dito sa akin. For today's videos mga boss ano is, ito lang yung continuation dun sa akin unang upload na yung sa proper na pagbalot ng transformer ay ng ating ko para hindi masugatan yung ating magnetic wire na gamit. Ito guys yung continuation na sabi ko nung sa aking video na una is paano yung discarte ko na sa kahit hindi na natin bilangin yung turns ng ating primary, ibibase na lang natin dito sa per kilo ng ating magnetic wire na gagamitin. Sa aking mga boss ano is na ano ko na is nakapag rulyo na ako. Actually, napuno ko na tong buong core area. Napuno ko na ng wire. At ngayon mga boss ano, ipapakita ko dito sa inyo yung kung paano natin malalaman na yung ating turns ay kulang or sobra na dun sa ating target na primary na volts or 220 or 230 volts. And dito na natin guys malalaman kung yung ating turns is pasok na ba dun sa 220 o 230. Ito ako sa noise, ito material sa atin ay kailangan natin yung test valve tsaka yung ating analog test ay ating digital tester na nakasit sa AC yan, bali 500 AC yung aking sinet tsaka yung ating saksakan na naka-clip lang tapos yung ating rulyuhan sa noise, andito pa tapos hindi siya nakaputol kumbaga yung 125 kilo na 1.25 kilo na binili namin ako ay na magnet wire is inubos ko dun sa rulyuhan ito yan, sa mga usan ito itesting na natin ano mga usan, malalaman natin pagka once na kulang sa turns yung ating transformer na ginagawa is may ilaw to, malakas ang ilaw kaya meron tayong test valve na ginagamit lagi sa pag rewind ng transformer. Ayan. Mga boss ano, i-plugin ko na itong ating transformer nasa primary. Tsaka una-una mga boss, tsaka mapansin niyo mga boss ano, pagka once na kulang yung turns ng ating wire sa core is may vibration siya. Malalaman niyo kagad. Ayan. Ito siya mga boss, ano, malakas pa yung ilaw niya. Ibig sabihin, may kulang pa yung turns sa ating core. Ayan. Tsaka mapapansin nyo mga boss, kung yung sa mga baguhan, mapapansin nagbabibrate siya. Sa kapag kaganyang kulang po yung turns, mainit po yung core natin. Tsaka delikado siya. Ayan. Set ko yung ating digital tester sa AC, 500 AC. Tapos dito sa ating ano sa ating ito sa ating saksakan mga boss ano is pwede na tayo itong magsukat ng ating AC alaman kagad natin dito kung ilang volts na yung nakonsume ang nagawa natin sa primary. Bali is 172 AC pa lang yung nakonsumo natin sa pag turns ng transformer. Bali is marami pa tayong ito iiputol na wire para maabot natin yung 220 o 230 na target natin. And ito lang mga boss ano, kung sa pag ito lang yung discarte ko para malaman ko kung yung aking primary na ginagawa is tama dun sa target natin na volts na primary tsaka dun sa tsaka yung syempre sa short kailangan natin ng test valve yan. Tsaka yun lang ang discarte ko, pwede natin kasi masukat kagad yung voltage kung ilan yung consume natin
Yan, kaya yun yung diskarte ko. Yan. So, ay mawasan na i-returns ulit natin siya. Ganun lang lagi ang gagawin. Pag once na nag-turns ka, kasi ito kasi sukat nito is isang ikot ng ganun is 1 volt. Approximate 1 volt ang nakukonsumo ng isang wire. Ay, isang ikot. Yan. Is mahaba-haba pang ikutin natin para makaabot tayo sa 230. Bali, madalas mga boss, 230 yung ginagawa ko primary. Kasi lalapag sa Manila area, mataas yung kuryente natin dito. Maabot po minsan ng 240. Kaya yung ating primary, kailangan ready siya. Para hindi tayo magka-problema dun sa lalo pa sa mga gumagamit ng step up transformer. Yan po yung madalas na bumibigay yung nagsushort yung transport ay yung ating primary, kasi nag-overvoltage sila, kasi iniiwasan din nila na yung amplifier nila ma-short sa voltage. Kaya gumagamit siya ng step up, lalo na especially dun sa mga naka-generator lang. Kasi minsan pag generator lang, sinisip nila ng 240. Pero depende sa nag-ooperate ng sounds. Primary wire natin mga boss, is naka-secured talaga to. Lalo doon sa may core area, gilid. Kailangan yung gilid niya, meron siyang stopper talaga na makapal. Para hindi masugatan yung ating wire. Iwasan nasugatan yung wire natin. Didig siya sa core. At kung may nasugatan ulit, yun na yung magiging short. Yung mag-meet up yung dalawang wire dahil doon sa gilid ng core na matalim. Kaya ginagawa ko lagi mga boss, no? Pagkalagay ko ng karton, makikita nyo yung mga boss doon sa una kong video ang ginawa ko sa transformer kung paano yung magiging safety natin pagdating sa pag-rewind. This is 170 plus yung ating nakutumo kanina. Ayan. Medyo buhagag na yung gagawin natin na patakbo ng wire. Umabot tayo doon sa gilid. Maya-maya, pag natating natin sa bandang dulo, susukatin ulit natin kung ilan yung nadagdag dun sa ating voltage kanila na 170 plus AC yung sa primary natin. Ito yung kapaligtaran mga boss, ano, kasi pagka nagsikandarin na tayo, dun na tayo sa dalawang wire, sa dulo-dulo nag-test voltage. Ito naman sa primary is dun sa may outlet o pinagdugtungan ng ating saksakan na dumaan ng test valve. Doon pala mga boss malalaman na
ilan voltage na yung nakonsumo ng ating primary. Bali, pagkatapos ng mga busa na is, bali, ang papalabasin natin sa secondary is dual 35. Dual 35 EC. Ang papalabasin natin ito, size 12 yung ating secondary. Sa dito sa video na ito, mga busa na is, itong pinakita ko lang sa inyo yung diskarte ko sa pagsukat. Kasi may estimate kasi ako, mga busa na. Yun yung diskarte ko para alam ko kung kulang yung turns ko o sobra na. Pwede na natin siya sukatin dun sa ating outlet na lumaan sa ating test valve. Nagtataka kayo mga boss nung ba't buhagag yung ating pinatong, kasi yun natin siya pwede katayin dun sa unang ginawa natin na maliliit yung magkakatabi-tabi. Kasi pagka siniksik natin yan, baka nasa gitna lang yung ating tagpuan, yung ating dulo-dulo. Sukatin rin natin mga busa na kung ilan na yung nadagdag doon sa kanina na voltahe. Sugatin natin siya uli kung ilan na yung dagdag. Antayin lang natin ito, slack lang. Ayan. Ito yung dulo-dulo mga basa na. Ito yung sa roll 1 yung dulo nito. Testing ulit natin. Yan, medyo ito pa no, medyo humina na yung ating ilaw yung sa test valve. Tester ulit natin. Yan. Nakasit sa 500 DC. Yan, test natin yung dulo-dulo. Malumas sa test valve. Yan, is bali 195 na mga boss. Yan, bali 195 na yung ngayon compared to sa 170 plus kanina. Yan. Yan, kaunti na lang mga boss, siguro mga ilang turns na lang isaabot na tayo sa 120 or 125. Bala ko ito 125 lang. Para sure. Yan, bali is 195 na siya AC. Yan. Ngayon mga boss, is dito lang muna tayo. At akin papaspasan na to para matapos na. Yun ulit, salamat ulit doon sa akin mga bagong subscriber at saka doon sa mga nagpapa-shoutout. Ano mga basa, hindi ko na kayo papangalan, basta lahat sa inyo na nasubscribe, shoutout sa inyo, saka God bless always at ingat. And always nang mag-like ng aking videos mga basa, no, para tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng video. Sisingit natin yan kahit busy tayo. Thank you mga musano at ingat sa inyo.